Ipinatawag na ng LTO ang driver na sa pilitang nangumpiska ng lisensya ng nakagitgita niyang driver. Taliwas sa kanyang pakilala, hindi pala siya pulis ayon sa PNP. Nakatutok si John Veneracion. Ako pa yung minamaliin niya. Siya yung gumigit na, wala siya sa lugar. Ako daw yung gumigit-git. Iniiwasan ko na nga eh. Biglang huminto sa gitna ng C5 road sa Taguig City ang truck na ito at isang SUV at nang lapitan ng driver ng Sir, hindi ako nagkakamali. Hindi maaari. Tumaas na ang tensyon. Akin lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin na yung lisensya mo. Kumiiwas na ako sa inyo. Akin na! Kaya mo, galit na galit. Titignan ko lisensya mo. Kwento ng truck driver. Bukod sa panggigit-git umano, may iba pang inuntang sa kanya. Titignan ko, pulang-pulang mata mo, nakadrugs ka. May mga sakay ako doon. Kahit videohan mo ako dyan, ikaw ang wala sa linya. Papatayin mo pamilya ko. Paulit-ulit ding hiningi ng SUV driver ang kanyang lisensya. Akin na lisensya mo. Nanginginig na ako sa'yo. Pero nagmatigas siya. Hintayin na lang natin. Nang maputol ang pag-record ng kamera, may mga sinabi pa raw ang driver ng SUV. Yung biktima po doon ay nagpa-blatter po about that incident at sinasabi po niya ay nagpakilala nga daw pulis po ito at sinasabi na kukunin ko yung baril ko at babarilin kita at alam ko na kung saan ka nakatira. Pero batay sa database ng PNP, hindi pulis ang registered owner ng SUV. Kailangan lamang po natin ng sunong paang salaysay ng biktima. We could file a threat and even usurpation of authority. Pulis man o hindi. Akin na lisensya mo, wag mo akong bituhan. Maling-mali raw ang ginawa ng SUV driver. Sabi ng PNP, hindi kung sino-sino lang ang maaring mangumpiska ng driver's license. Ang mga autorisado lang ay ang mga LTO enforcer, traffic enforcer, at mga deputized police officer. Only the authorized personnel na dapat naka-uniforme po. Kayo lamang po ang po pwedeng magkuha ng lisensya. Pinatawa na ng Land Transportation Office ng preventive suspension ang driver's license ng SUV driver, pati registro ng sasakyan niya. Habang iniimbestigahan ang mga posibleng paglabag na reckless driving, obstruction of traffic, at improper person to operate a motor vehicle. Inisyuhan din ang show cause order. Pinagpapaliwanag siya sa LTO NCR sa December 4. Sinusubukan pa naming makuha ang driver ng SUV na nais ding tinga ng PNP ng panig. Para sa GMA Integrated News, Jun Veneracion, nakatutok 24 Horas. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 Horas. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.